So mga tol, habang hinihintay nga po ang opisyal na announcement sa laban sa pagitan ni Manny Pacquiao versus DKU sa Manila, na-interview nga po itong si Buboy Fernandez ni JM Siyasat. Paliwanag ni Buboy Fernandez, kailangan nga daw niyang suportahan itong si Manny Pacquiao sa pagbabalik nito sa exhibition match. Kahit nga daw isang exhibition lang ito, kailangan pa rin daw ito pagandaan. Dahil hindi daw biro ang laban na ito, sapagkat wala nga daw suot-suot itong headgear. Pinag-uusapan nga daw dito ang health ni Manny Pacquiao. As a trainer at best friend, kailangan nga daw niyang suportahan si Manny Pacquiao. Masaya nga daw siya na bumalik si Manny Pacquiao at makatrabaho niya ulit ito. Natanong nga po si JM Siyasat ni Buboy Fernandez kung tune-up fight lang daw ito ni Manny Pacquiao at may posibilidad daw ba ito na bumalik ng lona? Sagot ni Buboy Fernandez, hindi daw niya masasabi pero may posibilidad daw. Hindi daw siya makapagsasalita ng tapos at si Manny Pacquiao lang daw ang makapagsasabi niyan. Dagdag pa ni Buboy Fernandez, para sa kanya, payag daw siya na bumalik si Manny Pacquiao sa ibabaw ng ring. Lalo pat wala daw tayong world champion ngayon. Pagdating naman sa kondisyon ni Manny Pacquiao, madali lang daw ito maibalik. Malakas pa din daw ang stamina nito. Bukod yan, palagi daw ito naglalaro ng basketball. Kaya madali lang daw maibalik ang kondisyon niya. Sa kabilang banda naman mga tol, nagsalita na nga po si Casimero sa pagkatalo ni Donnie Nietes sa kamay ng hapon na si Kasoto Ioka. Paliwanag ni Casimero sa kanyang YouTube channel, ang Quadro Alas TV Vlog. Ginawa naman daw ni Nietes ang the best niya sa laban. Subalit hanggang doon na lang daw talaga ang kinaya nito. Pero kung bata-bata pa daw itong si Donnie Nietes, hindi daw mananalo itong si Kasoto Ioka. May edad na nga daw kasi itong si Nietes mga tol. At tanggapin natin na hindi daw permanente ang lakas sa boxing. Kaya habang bata ka pa daw at malakas, kailangan labanan mo lahat ng malalakas. Katulad daw sa katayuan niya ngayon, kalakasan niya. Hindi daw sa pagmamayabang, lahat daw ng kalaban ay talbog sa kanya. Sa edad niya ngayon na 30 plus, ganito din daw yung time na kalakasan ni Manny Pacquiao. Kapag ganito nga daw ang edad mo, makukuha mo na daw ang diskarte sa boxing. Sa tagal mo na daw kasi na naglalaro. Ganitong edad nung palakasan ni Boss Senator Manny Pacquiao nito. Sa 130 plus, ganun. Pag ganun ang lakas, grabe yung lakas mo dyan, sulit at kalakas at mga mo, mindset mo, parang ang tagal mo sa boxing, parang di ba nakukuha mo na lahat ng diskarte, kaya tayo, hindi naman pagyayabang, talagang totoo real talk yan, takot sila lahat. Hindi naman daw siya nagmamayabang na pinabagsak niya ang mga kalaban niya, totoo naman daw na bumagsak ang mga ito sa kamay niya, kaya iniiwasan daw siya ngayon ng mga ibang boxer. Dagdag pa ni Casimero, katulad na lang daw kay Terence Crawford, kalakasan daw niya ngayon, wala daw itong masyadong laban dahil iniiwasan daw siya, kaya hindi ito nabigyan ng magandang laban. Bukod dyan mga tol, paliwanag naman ni Casimero noong tanungin ito ng isang boxing fan kung aakit daw ba siya ng featherweight division. Sagot ni Casimero mga tol, mabigat na daw sa kanya ang featherweight division, pero kung sa super bantamweight, pwede pa daw siya umakyat. Umakyat ng featherweight, mabigat na yan. Super bantam pwede pa, super bantam.